What's up, everyone? My name is John, at tayo nagbabalik para sa panibagong episode dito sa server ng Holy Crap! Yay! So nakita nyo naman, guys, ayan, meron ng 1.17.1 yung replay mode, kaya nakapag-timelapse na tayo kanina, and ito yung ginawa natin kanina. So, ito yung blacksmith area natin. So, naglagay lang tayo dito ng malaking chimney. So, maghahati na silang dalawa dito. And then, ang ginagawa lang nila dito is mga armor and then mga weapons and tools. So, ayan lang naman. Tapos, syempre, sa taas, pumunta tayo sa taas. Dito naman, sa taas, guys, is meron tayong meeting place dito. And then, I think ito yung magiging office ng night captain natin. So, dito siya uupo. And siguro dito yung mga night captain, yung mga ano niya, yung mga galamay niya dito. Dito sila magme-meeting. Tapos ngayon dito, guys, sa tore. So, eto, guys, itong room na to is may second floor siya. So, nagawa ko siya ng second floor. Eh, ang kaso, hindi dito yung entrance nung sa second floor. Kasi yun yung ano, kwarto ng night captain. So, dito ko nilagay yung kwarto niya. So, akit tayo dito. And then, ito yung parang lobby niya. So, parang lobby nung kanyang kwarto. And then, pagpasok mo dito, tada! Ito yung kwarto niya, guys. So, spacey rin siya, diba? At tapos, ito, nilagyan ko rin ng unting design yung ceiling niya. And, ayan. So, meron dito yung kanyang journal. So, kung gusto niya maglagay ng daily journal dito, dito niya gagawin yon. And ito, another bookshelf here. Tapos ito yung pinakakama niya. And then, mga storage area. Now, dito naman, guys, sa tore pa. Dito, akit pa tayo sa taas, guys. So, dito naman sa taas, guys, is nagawa rin tayo ng another lobby para naman dun sa... Ay, actually, ito yung kwarto ng hand. Ito dito sa baba. Tapos ito yung kwarto ng night captain sa pinakataas. Tapos ito yung parang lobby area ng night captain's bedroom. Tapos sa taas is yung kanyang maliit na kama. Tapos, ayan, syempre, meron din tayong journal dito. So, wala akong masyadong nailagay na storage area dito. Actually, pwede tayong maglagay dito sa taas. Pero, to follow up na lang natin yun. So, parang ano, no? Napansin nyo ba na parang malapit na tayong matapos sa interior nitong castle? Kasi, bala ko na talagang tapusin to ngayon, eh. Itong buong interior nitong castle para... Magbububo na tayo dun sa pag-i-interior ng mga hindi pa natin na-interioran na mga bahay dun sa ating Boner's Kingdom. So, ito na lang yung natitira. Tapos, maglalagay siguro ko dito ng parang... ayan, lalagyan pa natin dito ng hagdanan pataas. Siyempre, para may shortcut sila dun sa taas. And then, dito. So, itong ano na to is nilagyan ko na siya ng butas. So, nilagyan ko na ng daanan. So, makakaikot ka na talaga papunta doon sa pinakadulo, doon sa pinakakabila, doon sa may kitchen area. So, kapag pumasok ka dito sa may blacksmith area, pwede mo na siyang maiikot. So, ang daanan dito, guys, is dito. Ayan. Tapos, yan, ito yung watchtower. Tapos, ito yung pader. Tapos, pagbaba mo dito, ayan, may hallway dito. So, ito, lalagyan natin ito ng hagdanan mamaya. And then, paglabas mo dito is yung throne room. Tapos, punta ka dito sa kabilang side. Then, pasok ka dito. Same as dun sa dinanan natin kanina, pero mirrored lang. Tapos, paglabas mo dito, ito na yung watchtower. Then, maglalakad ka pa dito. Nandito ka na sa second floor ng dining area. Ayan, no? Diba? Ayan yun. Tapos, paglabas mo dito, ayan, may mga guards na dito, eh. Paglabas mo dito is yung kitchen na. Tapos, bababa ka na lang dito sa hagdanan. Ayan, dito. Ta-da! Nakaikot ka na sa kabilang side. So, ang hindi ko na nalalagyan ng daanan is itong castle gate natin. So, pwede pa natin lagyan ng pathway dito papunta dun para talagang full circle na makakaikot ka dito sa may ano, sa may office nitong Knights Captain or nung dahan natin. So, ayun lang, guys. So, siguro ang gagawin natin ngayon is punta muna tayo dito. So, guys, mapapansin nyo ba lagi kapag nagbibuild ako dito sa ating mga interior is lagi may present na chicken. And ito, nakita ko to. Nakakulong siya dito, guys. And
parang alam nyo guys na naano na yung love ko sa kanya, parang gumagaan na yung love ko sa kanya. Parang gusto ko na siyang gawing pet, guys. So ayun na nga, gagawin na natin siyang pet. And dahil ano siya, dahil makikita mo siya kahit saan, ayan, kahit ka dun sa starter house natin, maraming ganyan eh. So papangalanan natin siyang Dora the Chicken Explorer. Ay wait lang, kasi Dora lang yung nakalagay dito, wait lang. Palitan natin ng Dora the Chicken Explorer para mas maganda. Yeah. So parang ito na yung, parang ito yung egg producer dito, no? Kasi ito yung mga nagpo-produce ng egg. Parang naging egg farm tong ano na to, pero siya lang naman yung nagpo-produce. Ayan, at nakulong siya dito sa ano na to, sa iron bar na to. So diyan ka na lang, Dora the Chicken Explorer. Ikaw ang ating castle pet na na nandito sa Boner's Kingdom. So, ayan. So, ang next natin gagawin ngayon, guys, is meron tayo dito, guys, na moss block. And, ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng prank. Ayan. So, natatandaan nyo ba, guys, na ayaw na ayaw ni Teach sa Cobble Deep, ay sa Cobble Deep Slate. Ayun na ayaw niyang napapalitan yung Deep Slate ng Moss Block. Kaya ang gagawin natin ngayon is ipaprank natin siya. So punta tayo doon sa location nung meron kasi siyang tinayong castle, guys eh. And puntaan na lang natin yung location para makita niya rin. So ayun lang siya, guys. Ito yung castle niya, guys. Just past the Boner's Kingdom. Ito yun, no? So ito is ano siya, ano bang ano to? Deep slate tiles na siya. So hindi natin siya magagawang moss block. So ang bala ko dito, guys, gagawin kong moss block itong ano niya, buong tower niya. So sisirain natin to, then papalitan natin ng moss block. So titingnan lang natin kung ano yung magiging reaction niya na naging moss castle na yung deep slate tiles na castle niya. So habang wala siya ngayon, actually medyo naglo-locking internet niya ngayon, kaya let's go and palitan na natin to into moss block. Ooh, wow. Ang ganda. Parang ang ganda nung ano, ang ganda din ng kulay ng moss block, guys. Ayan. So, pinalitan natin ng moss block yung ano niya, yung deep slate tiles niya. And nandito naman lahat, guys, nung ay hindi yan. Ito, nandito naman lahat, guys, ng deep slate tiles na nakuha natin dito. So, kapag nakita niya na tapos ibabalik na lang natin sa dati, no? Kapag after nung prank. So, guys, just a warning, guys, this is just a friendly prank and magkakakilala ka or magkakaklose na kami. Magkakaklose ko na si Teach, guys, kaya ko na i-prank siya ng ganito. Tapos, ayun, guys, oh, nagdagdag pa ako dito ng forest sa gitna kasi parang walang kalaman-laman, diba? So, nilagyan natin dito ng mga azalea tree, tapos naglagay tayo ng throne dito sa gitna. O, di ba? Sakto-sakto. Ito na yung kulang doon sa castle niya, guys, eh, di ba? Yung throne sa gitna. Ayan na. So, nilagyan na natin. So, wait na lang natin na makita niya to. Tignan natin kung ano yung magiging reaction niya. So, sana nagla-live siya nito kapag nakita niya. So, we're done here. So, let's go na sa ating susunod na gagawin. Andre? Ikot lang? Andre? Ha? Huh? Andre, ano to? Nasaan ka? Andre, ano to? Nasaan ka? Ay, teka. Kasama to, ah. Andre? Nasaan ka? Nasaan ka? Sa likod? Sa likod mo ka? Sa likod mo ka kanini? Andre, ano to? Ano yan? Secret! Ewan ko eh, bigla. Naluma. Biglang naging ano, naging green. Eh, actually, okay lang. Sige. Alam mo, di okay to. Malas mo. Malas mo. Okay lang. Malas you've mo been, ako. You've wasted your time. Alam ayan, gaglas lang ba? Hindi na sa tips, like. Hindi, dapat umiyak ka, Teach. Akala ko, panalo ka. Hindi. Tatlo,
Ako iba yung nanalo. Ibabalik ko sa dati. Basta paikot yan. Ay, wag na. Okay lang. Okay, ay, lang. Sige, okay lang. Sige pala. Okay, okay. Bahala ka. Pakita mo. Naawa ako sa itsura. Pero full dead at the same time. Yes. Ano ba yan? Kala ko naman yung reaction mo. Todo. Alam mo bakit? Marami you, you failed. Deep gun, Ray. Ha? You failed. Marami na akong deep sleep gun rin nakatago. Kaya di ako na... Hindi na ako nadidisturb masyado. Eh, wala, sige, wala kang attachment sa ano? Sa building? Ay. Wala. Sad. Di ba sa ilalim, di ba? Maging ilalim yung ginawa mo, boss block. Okay lang din. Akala mo hindi sad. Okay yun. Okay lang. Hanapin ko kayo yung mga ano man naman. Kapakit yung dedication mo dyan, Rian. Dedication eh, no? Seryoso pa siya eh. Sad. Hindi pala tayo na gano'n. Hindi ka man lang na, ano, na hinge. Hindi ka man lang na hinge sa ginawa ko. Ito ang content mo today. Akala mo, ano, you're a good Samaritan. Ano ka ba? Alam mo, nakasira ka. Nakatulong ka pa. Nice. Generate na mabait. Ay. Okay lang. At least yung reputation ko mabait. Diba? Akala mo nakapang-prank ka na. Nice. At least yung reputation ko mabait kahit na ano mangyari. Mission failed successfully ka lang. Ano? Parehas lang tayo naging ano, naging successful. Oh, nag-enjoy naman ako yung ginawa mo. Akala ko ito nag-enjoy. Nice. Alam mo yung sa mga ano, alam mo yung sa Alice in Wonderland, yun yung parang student ka. Yan yung parang bakod eh. Full lang mo sa black pag ganyan katas. Sorry, John Ray. Natuwa ako. Nice. Sorry, Jonathan. Yan na, balik ka na dun. Kaalam. This is not the best of me. Sorry, John Ray. I shall return. I shall return. Wala ka na makukuha, John Ray. I shall return. Lahat ng gagawin mo mga pasaya ako. Tandaan pa yan. I shall return. So guys, ay, it's an epic fail, guys. Hindi man lang siya na-inch dun sa ginawa natin. Dibale, next time, mag-isip pa tayo ng another prank para sa kanya. Pero hindi talaga. Actually, hindi dapat tayo nag-isip sa kanya kasi dapat kakampi natin siya. Kasi alam nyo guys, meron pa tayo isang kaaway dito, si Sorokiro. Ayan, kasi binrank natin siya noong nakaraan. So, ayan, naghahanap pa rin siya ng ways para makaganti sa atin. So, ayan. So, siguro dapat kampihan na natin to si Teach. Ayan, hindi na natin siya i-prank. Ayan. So, I think ang gagawin natin ngayon is mag-interior na ulit tayo. So, sisimulan natin dito sa hallway na to. And then, after that, I think pupunta na tayo dito sa may gagawin nating library. Itong loob nitong malaking bahay na to. Gagawin natin siyang library and then sa taas is gagawa tayo ng mga kwarto-kwarto ng Hari at or Reyna or literally kaming tatlo ni Teach. So, simulan na natin ngayon. Ang gagawin natin yon through another time-lapse! Thank you.
And we're done. So, hindi ko muna... And we're done. So, natapos na natin lahat, guys. Natapos ko na ang interior and lahat ng mga kwarto dito sa castle natin. And pati na rin yung hallway, guys. Medyo hindi ko lang nakuhanan yung isang kwarto. So, pumunta muna tayo dun sa mga nagawa ko na. So, unahin natin dito sa may hallway. So, yan lang naman yung ginawa ko dito. So, itong mga to, guys, hindi talaga itong mga kawal, no? Ito'y parang, ano lang, statue ng mga knight. Ayan. So, yung mga armor lang talaga yan. So, ayan na. Ayan na yung hallway natin. And then, dito naman sa may watchtower natin, ganun din. So, meron din tayong nilagay dito na statue ng knight. And then, dito naman, more on ilaw-ilaw lang. Ayan, mga nakahang na lantern. Tapos, pagbalik mo dito sa throne room natin is meron tayo ditong maliit na pasilyo and naglagay lang ako ng mga painting-painting dito. Ayan. Tapos dito may ulo. So, parang ulo lang ng kawal yan. Pero, ano lang yan, parang helmet lang yan. Hindi talaga siya ulo ng kawal na pugot. Ayan. Tapos same lang dito yan sa kabila. O, diba? Ganun din yung ginawa ko dito. And then, dito naman, ganun din. So, meron tatlong statwa ng kawal dito sa watchtower din to eh. So, watchtower din to nung sa right side yata to. And then, pag-proceed mo dito, ayan, so, naglagay lang tayo dito ng onting design sa ceiling and mga ilaw-ilaw. Tapos, paglabas mo dito, syempre, dining hall na. So, proceed tayo doon sa may library. So, ito yung library, guys. So, pag umakit ka dito, guys, sa tower na to, mapupunta ka sa library, which is yung, teka lang, medyo mataas eh, ayan, so nandito yung library, and then meron pa ako dito nilagay na parang platform doon, so ayung platform na yun guys is made, dapat may kawal doon na nagbabantay, so lalagyan pa natin yun ng daanan dito, nakalimutan ko lagyan ng ladder to eh, pero mamaya lalagyan natin yan. So, pagpasok natin dito, makikita nyo agad na marami hagdanan dito. So, itong malaking hagdanan na to guys, ito yung papunta sa pinakamalaking tower. And, nandito papunta yung mga kwarto ng mga royalties. So, unahin natin dito sa unahan, which is itong library. Aha, diba? So, naglagay lang tayo ng maraming bookshelf dito sa gilid na paikot. And then, syempre, inayos ko, gusto kong, ito yung gusto kong ginawa ko dito, which is yung ceiling. Ayan, inayos kong maigi. And, nagandahan naman ako dito sa ginawa kong ceiling. And then, syempre, dito sa gitna, yung parang meeting place din. Another meeting place. So, siguro dito, dito nakasama yung mga royalty, yung mga Hari at Reina, and then, yung mga galamay nila. Ayan. Kasi doon sa isa, doon sa may kwarto ng dahan, siguro yung mga night captain lang yun nandoon, ganun. Tapos dito sa second floor, ayan. So, meron tong apat na floor. Tapos medyo maliligaw ka pa, malilito ka. Pero one way lang naman to, yung papunta doon sa pinakataas. So, I think lalagyan pa natin dito ng guard, na nag-guard ng ating mga kwarto. And maybe here, hindi na siguro. So, dito muna tayo sa King's Room. Ay, di, tama, doon pala. Mababa pa ako yun, no? Dito yung King's Room, guys. Ayan, so makikita nyo naman. Naglagay ako ng additional na bintana dito. So, dati wala tong ano na to. Wala tong bintana na to. So, nilagyan lang natin siya kasi meron na akong or na-determine ko na yung magiging floor. So, naglagay tayo dito ng bintana. So, ito yung King's Room, guys. So, ito, napakalaking bedroom yung ginawa ko dito. Ayan. So, kulay pula siya. So, itong kwarto na to, guys, is red theme siya. So, lahat ng kwarto, guys, is may iba't ibang kulay na theme. So, itong kwarto na to is red theme. Tapos, ito yung kanya mga wardrobe. So, dalawang wardrobe. So, lahat ng kwarto dito sa tower na to is dalawa yung magiging wardrobe. Tapos, additional na storage. And then, dito yung study room niya or yung journal room niya. So, ayan. Na-proceed tayo dito sa second quarter. Second quarter.
Which is eto naman. So napapansin nyo, ayan, kulay green yung team naman nito. Tapos eto guys, yung eto yung interior na hindi ko na record. So habang nag-aano ko nito, nung natapos ko na, nakita ko, ay, hindi pala siya naka-record. Wala na ako nagawa guys, kundi ayan, hindi ko na naman pwedeng ibalik yun or tanggalin lahat yun, di ba? Para lang i-record ulit. So, ayun na, ipakita ko na lang sa inyo yung finished product. So, dito is green team naman siya. So, parang ang ganda nga nitong painting na to, fitting siya dun sa ating green team kasi puno, malaking puno siya. And, eto guys is parang, ano lang, custom na painting to galing sa Better Vanilla. So, ayan guys. So, dito yung kanyang study room. And then, dito yung dalawang wardrobe niya. So, iba yung pinilit ko rin na magkakaiba yung pwesto ng mga wardrobe, ng study room. Para naman, di ba, mayroon tayong variety sa kwarto. Ayan, sa design ng kwarto. Tapos, naghang din tayo ng mga, ano ba tawag doon? Ano ba tawag dito? Basta naghang tayo ng mga ganyan dito sa kwarto. Ayan, kahit doon sa baba guys, naghang tayo. Now, dito tayo sa last one. And here we are, dito sa last na kwarto na ating pupuntahan bago natin i-end yung episode natin. Oops. So, ayan, napapansin nyo naman, this is, may pagka-blue-teamed naman siya. So, napapansin nyo naman sa bed natin. And napapansin nyo, medyo mababa lang yung ceiling dito. And itong ceiling na to guys is combination siya ng dark oak tsaka ng spruce. So doon sa baba guys, itong pangalawang kwarto guys, ang ceiling naman niya guys is ano lang siya, more on puro spruce lang naman siya. Tapos yung sa king's room naman is more on puro dark oak naman yung ginamit natin doon. So may pagkakaiba silang tatlo. And ito yung parang combination ng dalawa. Kasi ito na yung pangatlong kwarto. So, ito medyo mas maliit siya dun sa dalawang kwarto. Pero, ayos lang kasi napagkasya ko naman yung mga furniture o yung mga necessiting interior na gusto ko ilagay dito sa kwarto na to. So, naglagay tayo ditong study room, then dalawang wardrobe. Ayan, tapos naglagay pa rin tayo dito ng mga plants. Ayan, mga para i-add colored sa ating kwarto na puro gray and ayan. Tapos ito rin yung ceiling, di ba? It adds color kasi iba siya dun sa kulay nung pula. Ayan. Ito guys kasi nasa bubong na tayo dito eh. So, ayan guys. We're pretty much done na sa pag-i-interior. And I think ang pipiliin ko dito, since tigisa kaming kwarto dito, ang pipiliin kong kwarto is yung king's room, syempre. Syempre yung mas malaki. The bigger the better, di ba? Ayan, so dito tayo sa king's room. So ito yung gagawin kong kwarto guys. And I think dito na rin tayo magpapaalam. So thank you very much guys sa lahat ng mga nag-like, comment, and share sa ating mga previous episode. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, just subscribe to my channel and hit the notification bell para hindi nyo ma-miss ang ano mas susunod ko pang mga uploads. This is John, ako'y magpapaalam na. Paalam!